Hello po, andito na naman ako. Magluluto na naman ako ng napakasimple, napakasarap na dish. Ito ay ang carbonara. Pero huwag kayong mag-expect ng ang carbonara na to ay authentic. Hindi siya ganun, hindi siya authentic. Tamang ano lang, Todd style. Tamang tsamba. Tsamba lang. So nagpakulo ako ng tubig, inaantay lang namin siya dito para lulutuin muna ang pasta. Habang nag-aantay tayo ngayon, uminit yung tubig, hihiwain na natin to, itong sahog. Pwede pala kayo gumamit dito ng guanciale, yun yung parang authentic na ano nila na ginagamit. Pero ito pwede din kayo gumamit ng bacon, ham, kung walang ham, hotdog, kahit ano, pwede yun, pwede gawin lahat. So, ikakat lang natin siya ng medyo mas makakapal. Kasi once na nailagay na siya sa pan, liliit na siya. Mas maganda din sana kung pagbibili kayo ng bacon, yung medyo may mga taba. Para mas lumabas yung oil niya. Kailangan kasi natin yun mamaya. Hugasan ng kutsilyo. Punasan ng kutsilyo. Kunin ang bawang. Ganyan lang. Hindi natin siya kailangan hiwain o kung ano man. Ang importante, hinugasan natin siya bago natin i-crush. Kasi kailangan natin ito mamaya sa pag habang niluluto itong bacon. Magre-release siya ng aroma. Yan lang. Habang naluluto yung bacon. Ganyan. Kunin. Ito din. Isa sa mga pinaka-importanteng gawin para makuha yung kick ba, yung spice, yung hotness ng carbonara. Paminta, siyempre. Dudurugin natin yan. Gamit kayo na ito. Kung wala, okay lang. Kung wala, gamit okay ng durug na mismo na paminta. Pero mas maganda para sa akin yung trip ko kasi ito gamitin ano eh. Ito. Kaya. So, depende sa trip niyo. Depende. Yes, correct. Exactly. Make sure pala na pag ilalagay nyo ang ano ah. Make sure pala na kapag ilalagay nyo na yung pasta, dapat binasa nyo muna yung nakalagay sa packaging niya. So ito, ang cooking time niya ay 9 minutes. Tsaka lalagyan lang ng onting salt. So ayun na nga. Durugin lang natin siya. Pagkatapos madurog, gagamit tayo nito. Pang sieve. Kasi kukunin natin yung powder mismo. Yung powder. Ikiwalay natin siya. So ganun talaga. Hindi naman to mahirap na trabaho eh. So kaya-kaya niyo talaga ito gawin. Yan. O ng container. Ito. At ang ating sieve. Ibubuhos ko lang siya dito ngayon. Sorry kung matatakpan. Yan. Tapos, sige. Sobrang laking tulong nito sa dish. Tapos tatabi lang natin itong ano. Pinahirapan mo. Oh, durog na ba? Hindi, ganun talaga mas maganda pagka freshly cracked pepper. Freshly cracked pepper. Yes. Okay.
At ang ating water ay kumukulo na. Medyo kumukulo-kulo na. Medyo pa. Medyo na kumukulo-kulo na. Lalagyan na natin ang pasta. So ilalagay na natin ang pasta. Ganito yung size ng pang 2 persons. 1 to 2 persons. Depende sa appetite nyo, syempre. Kumukulo na ang tubig. Lagyan natin ng unting salt. Yan. Tapos kunin ang pasta. Twist. Okay. Safe na yan. Antayin lang natin siya na lumambot. Kusa naman din kasi yung bababa. So kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng oil dahil ang nakasulat naman sa packaging ay salt lang. Yan. Wala nang oil. So wag na ako makulit. So sumunod sa instructions. Yes. Sumunod. Parang bawal lumabas, bawal lumabas. Sa classroom may batas. Tama. So habang pinapakulo po natin yung pasta, habang naluluto siya, importante din na inahalo natin siya para hindi magdikit-dikit. Ganyan. Tapos pabayaan ulit. So, naluluto na siya ng 2 to 3 minutes. Gawin naman natin ngayon ang ating sahog. So, importante din pala na gumamit tayo ng cold na pan para once na lutuin na natin itong bacon, mag-render yung fats niya. Yun yung magsisilbing pag-emulsification. Ayan. Tama ako. Spell. Comment na lang. Spell. Basta yon. Comment na lang kayo kung ano. Okay lang mag-hate. allowed mag-hate. Allowed. So nga pala. Okay, ano? Hate nila dyan, no? Yan. So, ilagay ang bacon. Hindi ko pa pinubuksan na. Ngayon ko pa lang siya bubuksan. Ayan. Ayan. Kung napapansin nyo, nilagay ko siya ng malamig para itong mga fats niya dyan lumabas. Okay lang din na medyo bawasan yung apoy. Basta tumunog na siya, naririnig na natin, ilalagay na natin ang garlic. Crack lang to, ah. Ganyan lang siya. Para habang naluluto yung bacon, yung aroma na lumalabas yung sa garlic, masisip-sip niya ngayon. So, okay yun. Gusto natin yun. Yes, habang niluluto, itong pasta naman ay halu-haluin. So, kung ganyan na unti lang napapalabas natin na oil, antayin lang natin. Tapos, kung hindi talaga kayanin, maglalagay tayo ng olive oil na yan. Unti lang. Wala nang bawal sa pagluluto. Para sa ating pasta, meron pa siyang mga 2 to 3 minutes bago maluto. Check. Check natin. Bangunang bacon! Sarap talaga mami pag morning. See, morning ko lang dito sa amin. Sa nasa Germany kasi kami ngayon. Char-char. Wish lang. Hindi, yung nangyayari daw yun. Oo. Okay. Sa inyong restaurant. Wow, yes. Yes. Lang natin siya. Palabasin lang ang oil. Lagyan ng konting oil. Yan. Olive oil. So, habang naluluto siya, kailangan natin mag-craft ng itlog. Isang one whole na itlog at kukunin natin yung isa yolk lang. Huwag yung pala tapon tong whites dahil pwede siyang gawing meringue. O meringue. Ayun na nga. Ihahain na natin ang ating check. Pwede na siya. Ang ating pasta. Check out na siya.
Oops. Ayun, okay na. Patayin. At hinaan ng apoy. Kasi direct natin ilalagay itong pasta dito. Dito sa ating bacon. Okay, mag-alala, hindi ito matalsik. Ayan. Perfect. Kailangan din natin ng sinig. Ayan. Ayan. Pwede ng tubig. Kailangan natin maglagay talaga ng tubig para mag-emulsify yung ano, yung fat saka yung tubig natin, yung oil. So once na nagsama sila, yun yung mag-help para magkaroon tayo ng magandang cream. Punasan ko muna siguro ate. Ngayon, tas kailangan natin siyang lagyan ng pepper. Be generous sa paglagay ng pepper. Kasi yun yung magbibigay ng heat sa carbonara natin. Ganun siya kasimple, pero masarap. Konti lang talaga yung ingredients niya. At ang egg yolk na magiging sauce natin ay kailangan natin i-beat. Yun yung magsisilbing yun niya talaga, sauce. Nalagyan ng Parmesan cheese, around nasa 20 grams. Parmesan cheese, oops, matapon. Okay. Pwede. So kapag ganyan, medyo glossy na yung ating pasta, saka lang natin ilalagay yung cream natin na nilagyan natin ng Parmesan cheese. Dapat mahina lang talaga yung apoy para hindi maging scrambled egg ito. O baka maging stir fry siya. Oops. Ayan. Once nga, unti na lang yung naririnig natin na sound sa pag ito, niluluto. Saka na natin pwede ilagay yung egg mixture natin. At saka natin siya ito toss. Tubig. Oops. Dami tapon. O, ganun talaga. Kailangan natin ng tubig. So ayun na nga, medyo okay na talaga siya. Kailangan lang natin siyang timplahan ngayon ng salt and pepper. Salt. Pepper. Kumbaga, depende na yun sa panlasa nyo kung gaano nyo gusto kaalat. Back to plate. Tapos, lagyan natin siya ng Parmesan cheese. Taas. At ilagay yung ating parsley. Kung wala naman kayong parsley, okay lang kung hindi tayo maglagay. So, ito na nga po ang ating finished product ng carbonara. Ang kailangan ko lang sabihin, siguro dapat sobrang hinang apoy lang talaga bago natin iligay yung egg para hindi siya agad maluto.
nailagay ko kanina ng medyo malakas pa yung apoy, kaya medyo namuo siya. Pero okay lang din. Malaya, libre at malaya tayo pag nagluluto. Yes. So, tikman na po natin ang aking carbonara. Not so authentic. Titikman ko ang aking sariling luto. At kailangan kong maging honest, syempre. Para sa next na... Shit, sorry. Para sa next na... naluto ay maayos na. Ayun naman. Mmm! Yung totoo. Yung totoo nga. Masarap. O hindi. Masarap. Ah, masarap. Ikaw ah. Masarap. Lasang-lasa mo yung bacon na may haan ng garlic. Basta sobrang importante nun, mas maganda nga yung kasama talaga yung balat ng garlic eh. So pa. So kayong pasta, sundin nyo pala yung ano, yung tamang procedure pagluto ng pasta based dun sa package. Kasi, eto, tinan mo. Al dente. Kasi masarap talaga ang Barilla. Mm-hmm. Merienda. Hindi sobrang alat. Hindi din sobrang hang. Siguro konting pepper pa pala. Yun. Konting pepper para mas ramdam yung heat ng carbonara. Kasi ganoon naman talaga siya dapat lutuin eh. So masarap. Gawin nyo din. Hindi ako mapapahiya. Yes. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you! Carbonara. Ay, what? Diba yun? Nakakainis naman. Ay, di, cut na kaya.